Hi everyone, welcome back sa aking video. Andito po kami ngayon sa Saraga International Supermarket. Asian store po ito. Bumibili ako ng panggawa ko ng kimchi. Kuha pa tayo ng isa pa. Kasi gagawin ko siyang kimchi. Meron silang malunggay. Magkano kaya ito? Tingnan natin yung price. Hala, ang mahal. $5. Kuha tayo ng dalawang pack nito. O dalawang tali. Kuha tayo kung ito. Meron silang okra. $5 nga lang. Just the same as we have in the Philippines. Okay, that one's good. Bili tayo ng bilanghoy kaso nga lang wala pa tayong plastic. Kuha tayo ng plastic muna. Kumuha din tayo ng luya. Halos kompleto na din yung sangkap natin. Ito na yung radish natin kasi gagawa tayo ng kimchi. Carrots. Meron na tayong carrots. Meron silang chichar. Kaya tayo na lang sa chichar. Kaya tayo ng pork. $10. Gahanap tayo ng bigas. Okay, that's fine. But take it in there though. Take your lunchbox in there and leave your leftovers here. Ayusin ko pa to. Tapos nakabili pala ako ng Filipino style spaghetti kasi yung niluluto ko kasing spaghetti dito tapos gamit ko yung dito American recipe or American sauce. Hindi nila gusto kaya bumili ako ng 4 na piraso na Filipino style. Tapos nakabili pala ako nito itong magic syrup ulit. So meron pa tayong stock ng magic syrup. Ito yung nabili naming bigas.
itong Madam Gorgeous. Grabe, sosyali naman tong brand name ng bigas na to. Pero medyo mahal siya. Nasa $54 yung price niya. Tapos, jasmine rice yung kanin na to. So, yan, jasmine rice. Pero, yung maganda kasi dito, sobrang sarap niya. Lalo na kapag merong kimchi. Kaya nga gagawa ko ng kimchi. Tapos, bumili din kami ng isa pang pack kapag in case of emergency na ubos na to, at least we still have more extra. So, that's good for 2 months, I guess. Nakauwi na kami. Tapos, galing kami sa Saraga supermarket doon sa Indianapolis. Sa city dito sa Indiana. Kabili din ako ng paggawa ko ng kimchi, mga ingredients, radish. Kaso nga lang yung radish ko, gagamitin. Iba siya, kulay red. Pero okay na din kasi masarap naman siya. Medyo matamis nga lang. Pero better din na gamitin. Or itry natin dito sa ating kimchi. Nabili ko, naayos ko na. Tapos nakakatuwa kasi nakabili ako ng ano, ng bagoong made in Philippines. Bagoong, ito, bagoong, ano siya? Anjo Farms. Ayan. Gusto ko tong Anjo Farms kasi masarap siya. Lalong-lalo na may mangga dito na sobrang maasim. Pero okay lang kasi ipapartner din natin to sa Pakbet. Ito yun. Tapos nakabili din ako ng 3-in-1. Sige, sa Saraga Supermarket. International supermarket siya. Tapos may chicharon, may bagoong. Parang every line. For example, Korean store, Filipino store, tapos meron ding Mexican store. Basta lahat yun for Filipino. Kaya nakakuha kami ng piatos, yung cheese na chicharia na kinakain natin mostly dun sa Pilipinas. So, sobrang nakakatawa kapag napupunta ako dun sa pinaka-biggest na international supermarket. Medyo marami kaming oras. Naghabol lang kami nung pauwi na kasi nga 4:10 or 4:15 sila dumarating. So, we got here around 4 o'clock in the afternoon. So, yun, nakaabot naman kami at last. Nakakatuwa kasi bumili, nakabili ako ng ano po, ng sili. Gusto ko mag-germinate nitong sili, tapos itatanim ko sa labas. Kaso nga lang wala pa akong soil. Nakabili din ako nitong kasaba, yung bilanghoy sa matnog or pag Bicol tawag sa amin bilanghoy. Pero bumili lang ako ng konti kasi minsan, kasi di ba lagi kami pumunta sa supermarket ng Saraga or kaya dun sa Greenwood, basta sa mga Asian store, lagi akong bumibili ng bilanghoy. Hindi lang yung bilhin kasi para mas mabilis maubos. So ito yung ating kasaba. Tapos gagawa din tayo guys ng kimchi. Yung kimchi kasi nga 'di ba sa Pilipinas gumagawa ako ng kimchi kapag gusto ko lang gumawa. Makain si Trixie kasi pagaling sa school, hindi 'to nagme-merienda kaya nagugutom siya lagi. Ayusin muna natin 'tong iba pang nabili natin. Tapos itong siling labuyo hindi naman natin 'to gagamitin sa kimchi natin. So itong ginger tsaka of course yung cabbage na gagamitin natin, number one ingredients 'yan. Tapos yun. So, kahit pa paano, marami kaming nabili dun sa Saraga Supermarket. So, ayusin ko na siya. I-close ko na yung vlog na to. And gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng nagsusubscribe. Thank you guys for watching. And hopefully, don't forget to subscribe sa mga new followers natin sa Facebook page and sa new viewers natin dito sa ating channel. So, hopefully guys, nagustuhan nyo tong video na to. It's our simple lifestyle dito sa US. So, tsaka para din na papanood ng pamilya ko doon sa Pilipinas, tsaka yung family ko sa Bicol at mga friends ko. So, mag-hi lang ako sa kanila at sa mga kaibigan ko dyan sa Cavite. Thank you for watching as always. So, yun, isasara ko muna yung vlog na ito and thank you guys for watching!